Anyong mga omas, syempre sa inyo yung mga nakakainan namin dito sa Dubai. This is Al Rawabi Sham. Nagustuhan ko yung spinach manakish nila na tikman ko sa office namin. Kaya tinry ko dito mag-dine-in sa Al Barsha. Napadami yung order namin para sa aming tatlo. Pero okay lang dahil hindi naman kamahalan yung menu nila. At ito yung mga kinain namin. We had avocado mango salad, which is very good. Ang sarap ng sauce nila, parang may green mango. We also had lentil soup at itong sobrang nakakabusog na tinapay na may cheese at meat sa loob. So overall, okay naman yung dine-in experience namin. Pero mas nagustuhan namin actually yung charcoal grilled chicken nila na lagi namin in-order for takeaway. At for dine-in naman, nagustuhan talaga namin yung salad nila. So next naman tayo. I've been really looking for a good Korean restaurant dito sa Dubai, and I should say yung Pada ang aking favorite at the moment. Hindi ganun kadami yung choices nila sa menu, at in terms of price, they're on a little bit pricey na price. Pero I should say na sulit pa rin naman yung babayaran mo sa kakainin mo, kasi nga even if you cook yourself pag Korean dish ay medyo may kamahalan talaga. First time namin dito mag-dine in, pero after nito bumalik kami dahil nasarapan kami sa food at mababait din yung mga staff nila dito. So nag-order kami ng tteokbokki. Ito yung large size nila, at mas gusto ko yung ganitong size ng tteokbokki. Yung second time ko pa lang itong kumain ng tteokbokki. The first one was in Abu Dhabi, which we did not like, but that was many years ago. And originally, ayoko sana mag-try ng tteokbokki dito. Gusto ko matry sa Korea mismo, but I'm glad I did. Masarap yung tteokbokki nila. It was not very spicy. It's a little sweet, creamy, chewy, at nakakaaliw kainin, pati yung fish cake. So after nito, I even tried cooking at home. And this is the kimchi jjigae. I've always wanted to try kimchi jjigae dahil pag napapanood ko sa K-drama. And I'm glad I first tried it here. Of course, it's on the spicy side. Pero dahil may pagka-asim at pagka-savory, at syempre mainit yung sabaw, naging tolerable yung anghang niya. So, para sa akin, refreshing siya. May pagka mahal lang ng konti dito, pero malaki naman yung serving at ma-enjoy mo rin yung experience niya. And of course, yung Korean chicken. Ang naalala ko, itong chicken na to rin ang nagustuhan ko sa Abu Dhabi na madang Korean. So, ito yung in-order ko dito. And I must say, this is also good. It's very crispy and they have a big portion at naka-take out pa kami. So overall, we really liked the Pada experience. Next is Zatar WZ. I've always wanted to try and eat here. So finally, na-try namin dito sa DFC. We had this hummus snack. Gusto ko na noon pa yung hummus, pero hindi ko ba alam kung bakit hindi ko siya laging kinakain. Pero after we dine in here, I've always had hummus. And yeah, and especially this snack is very addictive. It even has eggplant. So talagang anti-umay siya at pampagana din. We also, may lentil soup din kami. Nothing special sa soup. At itong salad, with chicken Caesar salad at pizza. Overall, ang pinaka nagustuhan ko itong hummus snack. Yung iba, saktuhan lang. Nothing special sa lasa. So, ayun ang aming Zatar WZ experience. Kung babalikan ko man dito, for delivery na lang, siguro kahit hindi na dine-in. At ito naman sa Lim's Cafe ito. Nag-crave lang ako sa dynamite shrimp, at si Daryl mahilig siya sa Hakka noodles. Yung Hakka noodles, sakto lang, madaming serving nila. At ayun, nothing special, pero okay lang din yung lasa. We had avocado shake, which was good. And itong dynamite shrimp nila, after ko itong kinain, meron siyang aftertaste
First time ko actually maka-experience ng ganun after eating shrimp. Siguro dahil hindi fresh yung shrimp at hindi rin lasang dynamite shrimp ito. So, kaya after nito, hindi na kami kumain ulit. Although okay naman yung mga milkshakes nila at yung mga staff nila are friendly. So, ayun. Oh, may momos din pala. Sakto lang, nothing special sa momos nila dyan. Hindi kasi ako mahilig dyan. Still hot, baby. So, next na tayo, wok boys. I've always wanted or wondering kung bakit laging in-order to sa office namin noon. Pero may pagka-pricey kasi siya, so ayokong itry. So, nung nagka-sale sa delivery, sige na, check natin kung bakit maraming bumibili nito. Ito yung chicharap for chia. We also had soup. At nag-order kami nitong noodles. Ito yung may pagka-sweet side kasi para makain sana ni Chia. Ayan siya. So, itong noodles na to, sa naaalala ko is, yun lang, matamis. Pero sobra siya sa tamis. Tapos, medyo overcooked yung noodles. And this is Korean something. Korean, bibimbap yata ito. Pero it doesn't taste Korean. Para siyang, may pagka-gingery siya na it doesn't taste Korean at all. Itong corn soup ay matamis lang din. So, overall, hindi maganda yung experience ko. Siguro, ewan ko kung sa ibang variant nila. Siguro, yung plus side lang is malaki yung portion ng noodles. Pero, siguro kung regular price din, hindi rin ako mag-order dito. At ito yung bumalik kami sa Pada. Birthday yata ni Daryl dito. At dahil malapit din kami at nagustuhan namin yung food, bumalik kami dito. Pero this time, nag-order kami ng chapche. At kami nag-order ng soup. And this time yung tteokbokki nila, meron ng egg. Pero same pa rin naman ang lasa. Masarap pa din. At ayan. Pero smaller portion yata yung kinuha namin dyan. At napakabait nung staff nila dahil ayaw ni Chia nung breaded chicken. Nilutuan siya ng fresh ones na walang flavor. At tuwang-tuwa ang baguettes. May pasharon pa siya mamaya, makikita nyo. So kudos. Thank you so much sa mga staff sa Pada. Really, they are always nice. Always eh. Maka-always, dalawang beses pa lang kaming pumunta doon. But really, they are really nice. May ibang sipa ang lasa ng chapche nila. I've had chapche several times. Pero this one, masarap siya at meron siyang kakaibang kick sa lasa niya. So we really liked it. And it was another nice experience dining in here at Pada. Is it good, babe? You like it? What? You'll bring that? I'll bring this. I'll bring this. Daddy. Okay, tell them. Next, this is Panda Chinese. Dahil nakakanood ko kay Chef RV, napapanda Chinese ako. Tinry ko itong may cashew nila na chicken. Which is, it was nice. Pero, wala dito sa video na to. But the next one, I tried the orange chicken. So, kaya pala yun ang bet nila. Yun talaga yung masarap nila pala dito. So, and it's also quite affordable kasi very filling. Ayoko lang yung iced tea nila, yung peach talaga na iced tea. Hindi ko bet yung lasa-lasang gamot. Pero, ayan, overall, very good naman. Cola! Ah, cola? Yes. This one, cola. How did you know that that's a cola logo, anak? Pepsi daw, dad. Ang shakies dito, hindi kalasa ng shakies sa Pilipinas. Mas masarap yung sa Philippines. Pero mas salty yata yung doon. So, keri na rin yung dito at lagi namang naka-sale. At dahil sale din ng Pada, nag-try kami ng delivery nila. The portion is smaller sa delivery compared to dine-in. At mas crispy yung chicken sa dine-in kasi freshly cooked. Yung sauce ng tteokbokki similar naman. Pero yung mismong tteokbokki, malaki yung, maliliit yung mga tteokbokki na to for takeaway. Ang susunod ay request ni Chia.
pa Dunkin' Donuts. Masarap din ang Dunkin' Donuts dito sa Dubai. At di siya ganun katamis. Mas gusto ko siya kesa sa ibang donuts. Next is Chibog, yung maliit na stall nila dito sa tapat ng MOE. We had short ribs at sisig na torch fire cooked siya. Masarap yung sauce niya pero may aftertaste yung lasa ng pagka-torch. So, ayun. Siguro sa pag-dine-in, mas ma-appreciate ko. Ito ay inasal al-Barsha. Sorry, hindi ko nagustuhan yung ano nila dyan, sisig. Kaya hindi na kami bumalik. At nothing special din naman sa chicken. Ito yung susuru ramen. Na-try ko to sa al-Circle. Although pricey siya, medyo pricey siya, pero malaki, madami naman ang serving niya. Although itong delivery nila, mas maliit ang portion pala. So, akala ko pwede sa dalawang tao. But nonetheless, it's still okay to at least satisfy our ramen cravings. Nag-try kami dito sa Paul Creamery. Maganda yung place nila, malawak. Pero it's too big for an ice cream shop. Walang gaanong kumakain na tao. Okay naman yung lasa ng ice cream. Tinry ko yung mga yan. Pero yung tinry namin, binili namin is yung sundae. Nothing special sa sundae nila. So, siguro kakain ka lang dito ng once para matry lang. This is Dampa. Nung nag-crave kami, nag-drive po kami from Barsha to Dera. At hindi naman kami na-fail nitong Cajun na mussels and squid. And back to Barsha. Ito yung bagong bukas na Grand Dois. Ang sarap ng pastries nila dito. Na-try ko yung red velvet at yung carrot cake. I would want to try their Oreo also. At affordable din siya. And they had a promotion also, this one. The coffee and the cakes were good. At ayan pa, more cakes. Ito yung kinain ko. Very good naman yung carrot cake nila. But what I really love sa Grand Dois is itong manakish nila. Zabot, zatar, and cheese manakish. Whenever I had the chance, I will grab one for sure. Mas masarap siyang i-pair up sa Tabasco. Mas masarap yung green Tabasco though na i-pair up dito. So, you really must try this. Super fresh and super yummy. Ayan. This is what we always have. Cheese and zatar and cheese manakish, which is fresh and good. Pinoy food naman tayo dito sa may al-Barsha. Dito ata kami unang kumain ng paglipat namin dito. Order kami ng sisig, pares, crab siomay. Na-try din namin yung mga tapsilog nila. Overall, okay naman yung lasa kapag tinatamad kang magluto at nag-crave ka ng Filipino food. Pero hindi siya yung dadayo ka pa para kumain dito or hindi siya yung babalik-balikan mo na type of kainan. Pero support mga kabayan, kaya paminsan-minsan kumakain din kami dito. Next is isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa al-Barsha na natry is tong oriental dining. Singaporean and Malaysian cuisine. Masarap lahat actually ng kinain namin, pero mas pinaka nagustuhan ko yung salted egg na squid. So, ayan. Medyo pricey nga lang. Nag-try din kami dito sa Pandesia. Wala lang akong video gaano. Pero ang nagustuhan ko dito, itong mix nila na foie na may meatballs at beef. Very good siya. Malambot yung meat niya at masarap yung sabaw. At ito yung sinasabi kong takeaway sa Al Rawabi Sham. 49 dirhams lang siya. Isang buong charcoal chicken. Ayan siya. Ganyan ang itsura niya. Gustong-gusto namin to ng aking juice away. At ito rin ang panalo, yung kanilang salad. Sarap ng sauce nila. Napa-order ako ulit dahil dyan. Yan, diba? Healthy na, masarap pa. At meron din siyang kasamang hummus at pita bread.
So, ito ay good na sa amin for lunch and dinner. Last but not the least, our go-to falafel, Operation Falafel. Mula nung kumain kami ng falafel, every week yata umorder kami. Either dito or sa isang malapit dito na pakita ko in the next video. I like their falafel kasi crunchy siya, hindi siya oily. I also like their hummus here. And this is cheese. We don't normally order this box. We normally had the pita bread. So, yan. That's it for this vlog. I hope you enjoyed it. See you on the next one. Bye!